ang ka-OFW, magandang gabi sa inyong lahat at magandang umaga o tanghali sa Pilipinas. So, may bagong menu tayo ngayon na gagawin at tayo magluluto ngayon. So, excited ba kayo mga ka-OFW? Siya nga pala kung hindi ka pang nakasubscribe sa aking channel, subscribe mo na James TV OFW para updated ka sa mga bagong video ko ng pagluluto. So, ang lulutoin natin ngayon, exciting, no? So, pangkaraniwan, lagi tayong nagluluto ng sinigang. So, ito, iba naman yung sinigang na aking gagawin. Alam niyo ba kung ano yun? So, abangan niyo po kung ano po yung lulutoin natin ngayon. So, tayo magluluto ng sinigang na hibon sa mangga. Pagsisigang natin na yung mangga. Kaya, abangan niyo mga ka-OFW sa hanggang exciting at kakaiba. So, habang tayo nagpre-prepare ng mga ingredients, ito po yung mga ingredients niya. Ito na mga ka-OFW ang ating ingredients. Ang hipon, mangga na hilaw, sibuyas isang piraso, luya na dinikdik, asin, at talbos ng kamote. Habang tayo nagpapakulo ng tubig at ihahanda po na natin ang ating ingredients. Pakulaan po natin ang tubig. Pag kumulo na siya, saka natin ihuhulog ang sibuyas. Yan po yung isang pirasong sibuyas. Check muna natin ang ating tubig kung kumukulo na. Yan, kumukulo na po siya. Yan, hulog na natin ang sibuyas. Yan. At pagkatapos, ang luya ang ating susunod. Ito po ay ating pakukuluan. Haluin po natin. At isusunod na rin natin ang hilaw na mangga para magkasabay-sabay na sila na maluto ng sibuyas at luya at magdoon po kakapit yung lasa niya. Yan, nilalagay na po natin ang mangga. At ito po'y pakukulaan natin ng 3 minutes. Yan, kumukulo na po siya. Pwede na natin ihulog ngayon ang ating hipon. Kasi luto na yung mangga at nandoon na yung asin niya. Kaya ihuhulog na natin yung hipon ngayon. Nanotice niyo po na ang mangga ay hindi po yung manggang kalabaw ang ginamit po natin. Ito po yung manggang susupin na tinatawag ng mga Kabitinyo. Yan po ay matatagpuan natin sa Cavite. Marami po yan ang manggang susupin. Masarap po yan pag nahinog, matamis po siya. Pero masarap din po siya pang paasin, lalo sa sinigang na hipon. Kakaiba po yung ating sinigang na ginagawa ngayon. Karaniwan sa probinsya, lalo na sa Cavite o sa ibang parte, kanya-kanya pong diskarte kung ano yung ginagamit po sa pangsigang. Kaya kayo po yung may option kung ano yung gusto nyo. Hindi po naman po siya tatanggi, pero ito ang choice ko, pinakamasarap to. Tignan natin ang ating asin. Nanotice nyo guys na yun lang po yung ingredients na mayroon ako, asin. At hindi po ako naglalagay ng bitchin.
hindi po kami gumagamit ng bitin sa bahay. So takpan natin uli at pakuluan na natin ang hipon. Kumulo na mga ka-OFW ang ating sinigang na hipon. At titikman po natin kung okay na po yung kanyang lasa. At kung medyo matabang pa, pwede na tayong magdagdag ng patis. May nakaready na tayong patis. Kung medyo matabang pa. So, ngayon, habang pinapakulaan pa natin, idadagdag na natin ang lahok niyang talbos ng kamote. So, very simple lang po ang ating mga ingredients. Ito'y makukuha lang natin sa mga tabi-tabing bahay. So huwag na natin tatakpan siya guys kasi ang kamote ay madali lang maluto at madali lang siyang lumambot. So pakukulaan lang natin. Yan mga ka-OFW, luto na ang ating sinigang na hipon sa mangga. So, tikman natin kung okay na yung lasa niya. Pag okay na, pwede na natin itong iserve. Yan, luto na po ang ating sinigang na hipon sa mangga. Napakadali po itong lutuin. At hindi po kayo mahihirapan sa mga ingredients na gagamitin nyo. So, itry nyo po itong ating sinigang na hipon sa mangga. At talagang hindi kayo magsisisi. Masarap po ito. So, tara, kain na tayo! Yan, napusog tayo sa ating sinigang na hipon sa mangga. So, next time, iba na naman po na ang ating isisigang. So, abangan niyo po ang ating susunod na isisigang. So, mga ka-OFW, simula sa Cavite, dito sa Jeta, big love shoutout yan sa inyong lahat sa mga taga Cavite. Alam niyo po kung ano yung susubin na mangga. So, yun po yung naging pangsigang natin. So, masarap. So, next time, iba na naman po na ang ating lulutuin. So, abangan po niyo mga ka-OFW ang aking mga lulutuin sa aking channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bagong lulutuin ng James TV OFW. So, maraming salamat sa inyong lahat. God bless and bye-bye!